Hello guys, welcome back to my channel. May gagawin ko lang po ng vlog about liability at saka asset. Ano ba yung asset o ano ba yung liability? Kasi alam ko iba dito, hindi pa masyadong pamilyar dito sa mga ganitong liability at saka asset. Lahat po tayo may liability. Maging mayaman tayo o mahirap man tayo, lahat tayo may liability. Kasi yung liability, nagiging asset lang naman ito kung gagamitin na ng tama. Kung paano niya gagawing asset na sa kanya. Kasi siyempre unahin mo muna magkaroon ng liability bago magkaroon ng asset. Ngayon po, ang liability po, ito po yung, kundi man ako masyadong magal mag-explain. Ang liability kasi, ito yung mga gamit o mga property na binibili mo na hindi nagbibigay sa iyo ng kaginhawahan o income na papasok sa iyo. Ibig sabihin ito, papalabas lang ito, liability. Example po, bumili ka ng dalawang gadget, yung isa, itatabi mo lang, i-display mo lang. Yung isa gagamitin mo. Kung tutuusin, iisa lang talaga ang kailangan natin para gumamit ng isang gadget. Bakit magiging dalawa? Ngayon, ang isa ginagamit mo, ang isa naman, naka-stack lang. Ngayon, yun po ay liability. Kasi, nakapundo lang siya, naka-stack lang siya eh. Hindi siya kumikita, hindi siya nagbibigay sa iyo ng kaginhawaan. Sample po, bumili ka po ng sasakyan, gagamitin mo lang po sa gimmick, hindi mo gagamit sa business. At tapos after ng pagka-gimmick mo o may pinuntahan ka, i-display mo lang po sa harapan mo ng bahay. Liability po yan. Kasi hindi kumikita eh. Sample po, bumili ka ng isang motor o mga gandang motor po ngayon. Sample na lang natin isang Mio. Pang gimmick, pang forma, kung ano man pwede mong gamin. Ngayon po, siyempre pag-aalis ka, magkakarga ka ng gasolina, ibig sabihin papalabas. Lahat papalabas. Walang bumabalik sa'yo. Yung pang lahat ng liability. Bibili ka lang ng bibili, tapos gagawin mo lang para katunayan na mayroon ka na ipupundar. Tulad ng ibang mayayaman o kaysa kay ibang mga simpleng tao, example mga OFW, bibilhin lang nila. Kaso ngayon, hindi nila kayang ipagawa para maging asset. Yung lahat po ng liability, yun po ang hindi nagbibigay sa iyo ng kaginhawahan. Yun po ang liability. Lahat po papalabas. Yung bibili ng gamit, tapos gagawin pang forma lang na hindi naman dapat na gawing maging dalawing gamit mo. Tulad sa gamit po, sa gadget, baka yung nanonood ngayon, dalawa yung gadget, tatlo yung gadget. Baka yung nanonood po ngayon, may dalawang motor. Oh, tapos pag di-display lang yung isa gagamitin. Dapat isa lang, di ba? Oh. Yung pang liability. Lahat po ng liability, bibilhin mo lang, tapos i-stack mo lang po yan dyan. Yung pang liability. Ngayon po, para po yan maging asset, yung lahat ng halimbawa na nakabili ka na ng property. Para maging asset po yan, diba, nakabili ka na ng condo unit, na hindi mo pa pinapaupahan, hindi mo pa pinaparintahan, o kaya nakabili ka ng sasakyan, na hindi mo pa pinapa, nakabumili ka ng jeep, na hindi mo pa pinapa boundaryhan, o hindi mo pa pinapasadahan, pinapasada. Ngayon po, pag ginawa, sample po sa jeep, pag ginawa mo po yung pampasada, at bawa na warunong ka po magmaneho, ikaw ang magmaneho, sa'yo lahat ng income, papasok po, kumikita na po yun. O kaya boundary, kumikita din siya. Yun po ang asset, yung nagbibigay po sa inyong kaginhawahan. Nagiging bagaan ang buhay nyo.
Kaya kagamihan po, iba po mayayaman, ganun. Namimili muna, tapos ilalagay nila sa asset na nila. Pagagandahin na nila, tulad po, bibili sila ng mga condo unit, mga property, ididibilo. Yung katulad po ng mayayaman ngayon, kung na natin magbigis ang pangalan, lahat ng mayayaman, yung nagtataasan mga building, bibilhin nila yan. Ngayon, after ng ilang buwan, at napagawa nila at napatayo nila, andyan po yung pauupahan nila, pag-iirintahan nila, and yung mga condo unit. Iba naman, i-develop yung property. Nabili lang nila, tapos ngayon i-develop, ibibinta na nila. Yun po yung asset naman. Yung kumikita, yung nagbibigay sa iyo ng kaginhawahan. Yun naman po yung asset. Halimbawa po, bumili ako ng isang jeep at pinasada ko. Yun po ang asset. Kasi kumikita siya eh. Nagbibigay sa iyo ng income eh. Hindi katulad ng liability, lahat lang po labas lang ng labas, wala pong balik. Dapat ngayon, sa panahon po ngayon, isipin na lang natin yung may balik, yung may asset. Kasi kagamihan po ngayon, yung iba, nagiging liability lang. Liability, bili ng bili noon, bili ng ganito, labas lang ng labas. Kaya yung mayayaman, lalong yung mayaman, bakit kamo? Bumibili ng bumibili sila, tapos ginagawa na nila ang asset. Kasi, yun nga, nagtataas ang building, paupahan nila, kaya lalo silang yumayaman. Yun ang nagbibigay sa kanila ng buhay, yung nagbibigay sa nila ng kaginhawahang para sa kanilang kinabukasan. Kaya, lalo silang yumayaman. Dito tulad sa atin, bili lang tayo ng bili. Sila naman, bili ng bili, tapos ginagawa nilang asset. Hindi naman yan magiging yung liability mo, hindi naman magiging asset yan, kundi mo pakikinabangan eh. Yung hindi magbibigay sa iyo ng kaginawaan. Yun ang diferensya yun. Yung damdaling salita, yung liability, papalabas. Yung nga lang nagbibigay sa iyo, isabihin pag, bawa, may sakyan ka, yung ipapasada mo, yung lang hindi mo ipapasada, yung ano mo lang, service, liability po yan. Kasi papalabas, palas ang malabas. Depende na lang kung gagawin mo yung pang service, sasakyan. Pero liability pa rin kasi, ang liability kasi, pag papalabas lang, walang papasok, liability yan. Ang lagi ang asset, yung papasok talaga. Yung katulad ng mga condo unit, yan ang asset. Yung buwan-buwan po, may dumadating talaga. Yun ang asset. Yun ang masasabing asset. Yung hindi mo masasabing asset na, yung gagawin mong service ngayon, gagawin mong service na sakayan ng mga ganito, mga bawa, truck, sasakyan ng pagpapasada mo, lagyan mo ng gulay, isang beses mo lang yung gagamitin, nakadisplay na naman yung sasakyan. Hindi po yun, hindi pa rin po yung masasabing asset. Liability pa rin po yun. Kaya lang po ang pagkakaano natin sa asset sa liability. Yung pang, malaki pang kaibahan. Lahat mo naman tayong may, kagamihan po, 90% ang mayroon lang asset. 100% naman po ang maraming liability. Yun ang naano natin ngayon. Mas marami kasi yung may nabibili lang na walang asset. Hindi katulad ng yung asset ng mayayaman, yun lang ang kaya nilang gumawa. Kasi mas marami yung bili lang ng bili, dininisip yung maging asset. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, kung iisipin na lang natin, para maging yung bibili natin maging liability, gawin natin asset, yung permanent, may buwan-buwan siyang income na papasok para sa'yo. Ganun yun, magbibigay sa'yo ng kaginhawahan. Yun po, ang ibig sabihin ng asset sa liability. Malaki ang kaibahan, di ba? Okay guys, kaya kung bago ka po sa channel ko, paki-like na lang o paki-subscribe dyan sa baba para sa mga susunod ko pong vlog, maging updated ka. Salamat po, thank you.